Magandang araw po, Doc Willie, Doc Liza. Meron tayong special Facebook Live po kasi inisip ko tong topic na to at nagtataka ako. Ang dami ko nakikitang pasyente na may sakit sa kidney, mataas ang creatinine. Hindi ko alam na ang dami sumusulat sa akin. At ang dami ko rin namimit. Sa Pilipinas, ang dami po may sakit sa kidneys. Milyon-milyon ang may sakit sa kidneys. Tapos, hindi lang sakit sa kidneys, yung mga nagda-dialysis, yung kailangan mag-dialysis, around 80,000. 80,000 Pinoys kailangan mag-dialysis. Yung kalahati sa kanila, walang pera. Hindi na naumpisahan. So, pag hindi naumpisahan yung dialysis, namamatay na lang. Yun ang problema. Yung mga kaya mag-dialysis naman, kailangan gumastos ng daan-daang libong piso. Isang taon, baka gagastos ng 400,000 to 500,000 pang dialysis lang. Matutulungan konti ng PhilHealth at yun. Ngayon, ang problema sa atin, kaya ginawa ko itong video, napapansin ko, sa buong bayan natin, maraming binabaliwala ang sakit sa kidney. Marami sa atin binabaliwala ang mataas na creatinine. Sinasabi, wala naman ako nararamdaman eh. Wala akong sintomas, baliwala yan. Bigyan ka ta halimbawa, nung isang araw lang, 2 days ago, may na-meet ako. Isang driver siya, 50 years old. Wala, nagtatago lang sa doktor, ayaw magpa-check. Eh, nakita ko, medyo maputla eh. Nung pina-check up ko, ang creatinine niya, 180. Ibig sabihin, ang normal creatinine, mga 110 eh. 110, pinakamataas. Sa kanya, 180. So sabihin niyo, ay, mataas lang konti. Hindi po. Ang creatinine, pag tumaas ng bahagya, makinig po kayo, kung mataas, tumaas ng bahagya, ibig sabihin, malaking damage na sa kidneys. Halos siguro 50% ng kidneys sira na bago pa tumaas yung creatinine. Tapos tumaas yung creatinine niya, 180, yung hemoglobin niya, yung dami ng dugo, 100 na lang, bagsak na. Dapat sa lalaki, ang dugo, 140 eh. 140 hemoglobin siya, 100 na lang. Ibig sabihin, may sira na yung kidneys, may tama na. Maraming sira eh. May mild, moderate, and severe nasira sa kidney. Siya siguro nasa moderate na, gitna na. Bakit moderate? Kasi yung dugo niya bumabagsak na eh. Ibig sabihin, yung kidneys, ang trabaho ng kidneys, hindi lang po yan pampaihi. Ito ang ganda ng kidneys. So, hindi lang yan para umihi tayo. Siya din ang nag-uutos ng paggawa ng dugo. Naglalabas siya itong kidneys natin ng erythropoietin. Pag nilabas niya itong chemical na to, uutusan niya ang buto, gumawa ng dugo. Kaya pag nasira ang kidneys, well, alang dugo, maputla. Kaya kailangan yung mga may sira sa kidneys, mga nagda-dialysis, naka-injection sila ng libo-libo. Siguro mga 2,000 yun eh. Pang-inject nila every week, inject ng inject. Kasi nga nasira yung kidneys. Nag-aalala ako, kasi ang daming mataas nga ang creatinine, ang daming may sira ang kidneys, binabaliwala. Ang problema nga dito, walang nararamdaman eh. Okay? Ano yung dahilan bakit nasisira yung kidney? Sasabihin ko na sa inyo ha. Number one, diabetes. Yan ang number one, diabetes. Yung iba dyan, binabaliwala yung, ay, konti lang taas sugar ko, baliwala. May diabetes ng mga 5 taon, mayari, nagka-diabetes ka, after 5 years, magkaka-damage na yan. Ang cause, high blood, binabaliwala, sira din kidneys. Pangatlo, kidney stone, may bato. Kulang ang pag-inom ng tubig. Yan, nakakasira din ng kidneys. Pang-apat, ano nakakasira ng kidneys? Yung mga pain reliever na iniinom nyo, inom ng gamot sa kirot, di ba? O, mga, lalo na pag inaaraw-araw, pwede masira kidneys. So, kulang sa tubig, nadidehydrate, sobrang exercise, pwede rin masira ang kidneys. So, mataas ang uric acid, pwede rin. So, ito po. Ngayon, ang mga kababayan natin, kaya ginawa ko itong video, lagi tinatanong sa akin,
Doc, ano shortcut? Mataas creatinine ko, bigyan mo ako tableta, magic, gagaling nila yung kidneys. Wala pong magic na gagaling yung kidneys. Wala namang ganung magic. Kunyari, may pilay ka dito, magic, pagalingin. Hindi naman, wala namang magic eh. Kasi kung iniisip nyo, magician, eh, mali po yung ganun. Huwag po kayo maniwala. Kung magsasabi, inuwi mo to, magic, magbayad ka lang ng 10,000, magic, eh, niloloko ka nun eh. Diba? Matagal na sira ang kidneys, parang kunyari sa kamay, matagal doon na sira, kunyari na pilay, aalagaan mo, aayusin mo, unti-unti makarecover. Okay? Marami sa inyo, yung isa naman kahapon, na-meet ko lang, mataas ang creatinine, mga 140. Baliwala lang daw, hindi na. Hindi po pwede baliwala. Ito po kasi, sasabihin ko na sa inyo ang tunay ah. Sabi ni isang expert, ganito ang stages. Hindi sa tinatakot ko kayo, pero ganito kasi papunta eh. Minsan hindi lang masabi ng doktor na nahihiya siya, natatakot siya sa pasyente, tinatansya niya, na baka sumama loob, ma-depress. Eh kung tatago naman natin, eh, kaysa mamatay, di ba? Di alamin nyo na. Ang stages, sabi ni isang expert, first stage is diabetes. Okay? Pagka nagka-diabetes, masisira ang kidney. Second stage, dialysis. D. Tatlong D. Pag nag-dialysis, third stage is death. Namamatay yung pasyente. Ganun yung pattern. Kaya gusto natin mapigilan mula diabetes, ay mo umabot sa dialysis eh. Kasi pag dialysis na, masisave pero sobra ng mahal. Milyones na. Milyones na. Mabibenta nyo na lahat ng ari-arian. Talaga lahat na maibibenta na. Walang kakayan. Kahit mayaman ka, mamumulubi ka sa dialysis. So, ganito yung stage, ha? Sabi nyo, Doc, sige, tuturuan ko kayo lahat mula sa wala pang sakit sa kidney, sa mataas ang creatinine, sa sobrang taas, at nagda-dialysis. Okay? Lahat ng stage, sasabihin natin. Unahin natin yung madali. Normal pa creatinine, pero yung urinalysis may protina. Check nyo po. Pwede kayo magpa-check bukas sa laboratory. Pwede naman urinalysis. Check yung ihi. Oras na may protein, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, apat yan. Kung mga plus 2 ang protein, hindi po magandang senyalis na yan. Pag ang kidney nyo, ito, pinapakita ko yung board, naglalabas ng protina. Ito kasi nagsasala eh. Minsan, pag nasira siya, may lulusot na protein. So, pag may lumabas na protina dyan sa ihi, sabihin may damage. Creatinine mo, normal pa. Pero ihi mo may protina, not good. Not good. Mga stage 1 na yan. Sabihin, sira na. Bakit nasisira? Sabihin, lumalabas na yung protina eh. So, ang mangyayari dyan, mabula ang ihi, pwede magmanas, at papunta na yun sa mataas ang creatinine. Yung bakit nasisira, bakit nakakaprotina, diabetes. Bakit diabetes? Eh, hindi ginamot, mataas. Diba? Bakit ang daming may sakit sa kidney sa Pilipinas? Kita mo naman yung fast food natin. Diba? Alat. Diba? May nag- pag yung mga tayo kasi magluto, sobra alat eh. Yan ang bawal talaga eh. Oh, sabihin ko muna yung mga bawal sa kidneys. Dito muna tayo sa stage 1. Okay? Stage 1, di ibig sabihin okay ya. Stage 1, not okay yan. Ang okay, yung walang sakit. So, pag may protina sa ihi, hindi na maganda po yan. Kahit normal creatinine, nasisira ng kidney. Bawas alat. Yung alat, alam ko, gustong-gusto natin yung, siyempre, yung, mahila ko, adobo eh. Adobo, ang alat, di ba? Lalagay mo sa kanin. Tapos, inuman mo 2 basong tubig, yung mga kababayan natin. Baliwala po yon. Kahit uminom ka ng 10 basong tubig, pag yung kinain mong alat, damage na yung kidney mo dun. Makakasira na siya. Agad-agad, hindi. Araw-arawin mo, makakasira. Isa pa problema sa Pilipinas, ang init. Hindi uminom ng tubig. Hindi uminom ng tubig na dehydrate, masisira din yung kidney. Diba? So, yun po yung binabantayan natin. So, alat sa kinakain, di pwede. Tubig kulang, bawal din. Yung sobrang exercise, nakakasira din sa kidneys. Yung sobra ka jogging, di ka uminom ng tubig sa mga kabataan, ha?
nakasira ng kidneys. Bago kayo mag-jogging, isang basong tubig. Bago mag-workout. So ito, kinukwento ko muna, Doc Lisa, yung normal creatinine pero may protein sa urine. Not good na yan. Kahit plus 1, plus 2, punta na kayo sa doktor. Pigilin na natin. Pigilin na natin bago umabot sa dialysis. So sinabi ko na yung alat. Sinabi ko na yung diabetes. Sasabihin, Doc, diabetes ko mild lang eh. Ang sugar, konting taas lang naman. Di ba? Normal is mga 105. Tapos sugar daw niya, 110 o 120. Wala sa konting taas eh. Mas maganda, okay naman yung konting taas. Pero yung sobrang taas, mabilis makasira ng kidneys. Pero yung diabetes na konting taas, nakakasira din eh. Nakakasira din. So, talagang bawas, tamis, payat. Tapos sa diabetes, may gamot din. Yung gamot, kailangan magpatingin sa doktor. Hindi pwede po i-self-medicate kasi sobrang hirap ang timplahan nito. Eh. Parang scientist eh. Iba ang gamot sa normal creatinine at okay at sa urine lang may protein. Iba ang dosis pag tumaas ng creatinine, ibang dosis na medyo mataas at masyado mataas. Nag-iiba na kasi pag mataas na creatinine, barado na 'to eh. Ito pakita ko, Doc Lisa. Barado na 'to eh. So pag barado 'to, yung iniinom mong gamot, ma-overdose ka na. Ma-overdose na. Kung ininom mo yung, kunyari, 500 milligrams ang ininom mo, eh, pag normal kidney mo, okay, 500 milligrams. Pero kung may sira na ang kidney mo, yung 500, magiging 2,000 milligrams yon. Bakit? Ay, nalumabas eh. Nag-ipon na. So, na-overload ka na. So, sa libo-libong gamot, may kanya-kanyang labas. Binabasa pa yan sa libro namin. Chinek ko nga yung pasyente ko, mataas uric acid, binigyan ko allopurinol. Allopurinol, imbis na 300 milligrams, dahil siraan ang kidneys niya, 100 na lang binigay ko. Kasi 100 milligrams siya ng allopurinol, dahil sira, parang 300 na. Kasi mag-iipon na eh. Baga sa, kunyari, sa, kung sa kanal o sa baha is, may bara na yung drainage mo eh. Kaya mabilis na magbaha sa katawan eh. Diba? So, sobra siyang selan. Walang shortcut. Walang sabihin, Doc, ano vitamin? Doc, ano supplement? Hindi, walang ganung magic eh. Walang magic. Ito ang gagawin natin. 10 bagay na paghihirapan. So, sinabi ko yung alat. Sobra alat eh. Yung kahapon ng alat ng luto, Doc Lisa. Yung adobo. Minsan kasi pag iniinit, natutuyo eh. Lalo maalat eh. Deadly yan. Ikaw, mahilig ka sa tuyo. O, oh, diba? Tuyo, sobra alat. Sabi ko, Doc Lisa, nako, hindi lang kidney tatamaan dyan. Cancer pa. Diba? So, uric acid, control, diabetes. Diabetes, doktor magbibigay ng gamot. High blood, yan. Kailangan bawas alat din, tsaka magpapapayat tayo. Ngayon, next step, paano naman yung mataas na ang creatinine? Okay? So, sa creatinine, may dalawang level eh. May isang number na yung 1 lang, may isang number, may isang unit. Pero yung masanay ako dito sa 110 eh. Yung mga 110 and below, normal creatinine. Pag tumaas sa 110, o palagyan natin ang creatinine nyo between 110 to 200. Okay? 110 to 200. Like yun, may nag-text, 264. Mataas. 264 creatinine, hindi ako happy. Mga stage 3 na yun. Stage 3 na yun. Aabot tayo sa 264. Doon muna tayo sa mga mas okay. Ha? 100 to 200. Pag between 110 to 200 ang creatinine, siguro mga 180, pwede pa natin mapigilan siguro yung dialysis ng 10 taon. Hindi ko sinasabi 10 taon magda-dialysis, pero marami na. Pero merong mga 100 to 190 na kaya mong hindi mag-dialysis eh. Mako-control eh. May ganun eh. O yung mga below, mga 180 and below, pwede pang hindi mag-dialysis sa buhay nila. Pwede pang may chance. Paano? Yung ganung kababa na creatinine, mga 180 below, pwede pa yung mga gamot sa diabetes,
pwede pa yung gamot sa high blood, kaya pa natin, mabibigyan pa siya, at papayat talaga. Magpapayat. Okay? Tapos lahat ng masarap na gusto nyo, itakwil na. Bisyo po. Ayun, ano bisyo? Yung sigarilyo, alak. Eh, kung wala na yung pag-asa pag naninigarilyo, may alak pa eh. Kasi lalo pong masisira ang organo natin. Uh-oh. Pero yung given na yon, yung alak talagang zero. Wala na moderate. Smoking, zero na. Pero bukod doon, not enough eh. Not enough eh. Kasi kung smoking, alcohol, tapos may sira na sa kidney, eh, paano na yun? Hopeless case na yun. Eh, awayin na natin. Diba? So, ang gusto ko yung alat sa kina, tsaka yung timbang, yung overweight. Yung mga maalat, delata, maalat din. Dami ng bawal eh. Yung between 100 to 200. Gusto ko ketchup, pero ang alat pala ng ketchup eh. Diba? Ano pa maalat? Tomato sauce. Ikaw? Lahat po ng matagal masira na pagkain, kasi po ang preservative nun, kadalasan ay asin. Kasama po dun yung mga ketchup, mustard, kasi yung dilata bago ilagay sa lata, para mapatagal, lalagyan ng maraming asin. Oo. So, pag 100 to 200 creatinine, mga, siguro mga moderate na yun, kinocompute namin yun eh. Medyo moderate, mild to moderate na yung sira. So yun, yung diabetes controlled sa gamot, doktor. Doktor ang maggagamot sa inyo, baka endocrinologist. High blood, yan, kailangan nyo rin na kidney doctor, sila magbibigay mga gamot sa high blood. May gamot na good for the kidney sa level ng 100 to 200 eh. Alam ko pwede pa yung mga ACE inhibitor, pwede pa yan eh, yung mga prill, mga enalapril, captopril, losartan, pwede pa sa ganung level. Okay? So, yun gagamutin. Tapos, ito po binabawasan. Between 100 to 200, dapat bawasan ang protina. Ito hindi alam ng kababayan natin. Bakit daw babawasan ng protein? Di ba masarap yung protina eh? Di ba? Protina po galing sa mga animals. Animal protein. Opo. Hindi po yung galing sa gulay, yung pong galing sa mga animals. Two-legged tsaka four-legged animals. Sabi mo na lahat, baboy, baka. Baboy, baka, manok, bawas din sa manok. So marami nagagalit, Dok, ba't mo binabawal yung baboy, baka, manok? Hihina ako niyan eh. Eh ang problema nga kasi, pag marami kayong kinain protina, tataas yung creatinine eh. Tataas yung creatinine. Yung mga nag-exercise, alam ko, mahilig kayo sa protein shake. Konti-konti protein. Gusto nyo konti, konti lang. Pero kung gusto nyo, wag na lang. Diba? Okay naman, kung healthy kidneys nyo, nag-exercise kayo, pwede. Pero pag nasobrang kayo ng protein shake, eh, ayaw ng kidneys ang maraming protina. Bakit ayaw ng kidneys? Ganito example ni Dr. Montemayor eh. Pag kumain ka ng protina daw, kaya kumain ka ng karne, yan, may sira kidneys mo. Yung kidneys mo, imbis na naglalakad lang siya, relax siya, takbo siya. Takbo tong kidneys mo. Pagod na pagod. Hirap na hirap siya. So, pag marami ka kinain protina, mapapagod ang kidneys, mabilis siya masira, tataas ang creatinine. Pag yung creatinine umabot ng mga 500, eh, dialysis. Pag yung creatinine, mga 300, 350, actually, yung iba, sabi nga, early dialysis. Gusto nila maaga. So, iba-ibang usapan ngayon. Kasi ayaw mo rin masyado mahuli. Diba? So, creatinine na 100 up to 180, alam ko kaya pa mapigilan. Susundin mo lang ito lahat. High blood, diabetes. Check up sa doctor every 3 months. Diba? Talagang maglalagay tayo ng pera doon, ng budget. Kasi kung hindi, mabilis umakyat yung creatinine. Tsaka yung creatinine, ganito po yung pagbantay, every 3 months pa blood test kayo. Kunyari, ang creatinine nyo, 150, di ba? Tapos next month, 153. Baka lab error. Okay lang. Tapos 150, 153, 160. Medyo kakabhan ka na nun. Di ba? 10 points eh. Pero yung 150 na biglang tumaas ng 180, mga 30 points, masya-shock na ang kidney doctor mo niyan. Sabi na nephrologist mo, ibang level yun.
Ibig sabihin, nasira siya. May nangyari sa'yo. Nagkasakit ka ba? Nilagnat ka ba? Ano ba nangyari? Bakit? Isabihin, yung sirang damage, lumaki yung damage. Lumaki yung damage kung ganun kataas. So yung pa, protina, salt, loose weight, gamot sa kirot, stop muna ha. Kahit mga pain reliever, zero. Zero, bawal. Tanong niyo sa doktor. Any supplement, paalam nyo. Yung mga supplement, pag normal ang kidney nyo, wala kayong problema, siguro pwede. Siguro pwede. Pero basta may sira na ang kidney, mataas ang creatinine, lahat po, hindi na po pwede muna. Paalam nyo muna sa doktor. Kahit vitamins, hindi na basta-basta. Paalam nyo muna. Kasi yun na nga, barado na eh. Malay nyo, baka yun ang makasira. Kasi yan talaga pinapayo ng kidney specialist sa amin pag nage-guest, di ba? I-warning mo, lalo na yung mga hindi mo alam yung mga component, di ba? Sabi mo, natural, i-check nyo muna. I-check nyo muna. Eh, yung pagkain nga, natural, bawal eh. Karne. Tapos ganito ang payo ng nephrologist. Sabi niya, mataas ng creatinine mo, 100 to 200, bawas protina. Kunyari, kumain ka ng pork chop, kunyari, chicken. Ganito lang kalaking chicken, ha? Maliit, di ba? Sabi mo, Dok, paano ako mabubusog niyan? Ang payo ng mga nephrologist, yung manok na yan, i-chop mo daw na maliliit ng siguro 100 times. Para malasahan nyo. Or pwedeng gawin yung giniling para mas maraming pang-ulam. Parang niloloko mo sarili mo. Oo, yun na nga. Para akala mo, madami. Oo. Kinat mo ng maraming maliliit, ihiwalay mo ng maliliit sa kanin, imagine mo na lang na marami. Oo. Para lang mabawasan ng protina, para hindi tumaas ang creatinine. So, yun, isa. Pero hindi naman pwede totally wala. May limit yon. So, may mga sukat yung nephrologist nyo magtuturo. Pero yung protina sa gulay, pwede siya. Mm-hmm. Diba? Dok Lisa, tips sa kidney diet? Yes. Sa ganung level, ha? Lang yung karne, hanggang deck of cards siguro pwede. Yung, diba, yung ginagamit natin na baraha, hanggang ganun lang po. Tapos, i-chop nyo or gilingin nyo. Maliliit o maninipis ang hiwa. Tingin ko half-half lang ng deck of cards. Pang normal na tao yung deck of cards. Yes. Tapos kung kaya half ninyo, lang ng deck. Matchbox. Magluto na lang po ng sariwang gulay, mga karne, wag po yung delata para makaiwas sa maraming asin. Uh-oh. Mas nababagay dun po sa may mga sakit na sa kidney. Kasi yung mga tanong dito, yung vitamins bawal. Bawal po dun sa mataas na yung creatinine. Itatanong muna natin dun sa doktor natin. Yun po yung ibig sabihin ni Doc. Tapos, syempre, tignan mabuti yung ihi. Yung mga bumubulang ihi. Tapos, medyo may puti-puti sa ihi. Ipa-check po, mura rin lang ang, bukod sa creatinine, mura rin lang po ang urinalysis. 50 pesos hanggang 100 piso. Marami na kayong makikitang data tungkol dun sa inyong ihi. Okay. Yung labs, tuturo natin mamaya, yes. Doc Lisa. Yung sinasabi kong bawal uminom basta-basta ng supplement and vitamin, pag mataas ang creatinine, ha? Malinaw na malinaw. Creatinine mo 150, 200, paalam nyo muna. Kasi nga, lalo na kung more than 200. Kasi yung ginagawa nyo, baka lalo makadamage. Eh. Kasi nga, may sira na eh. Pero pag normal kayo, let's say normal, okay, kidney mo, hindi mabula ihi mo, pwede ako, minum ako ng Centrum, di ba? Pero ako every 2 days. Tsaka kung inum ako ng vitamin, ang daming tubig. Tubig, inumin. Oo, kasi maninilaw yung ihi mo eh. Yung payo ko, bago mag-exercise ang kabataan, inom ng maraming tubig. 1-2 baso bago mag-jogging. Pagka-basketball, inom na naman, 1-2 basong tubig. Para yung kidneys mo hindi masyado masira. Kasi pag sobrang exercise, minsan nagma-muscle nasisira yung muscle. Okay? So, paano naman yung creatinine na 200 to 300? Okay? 200 to 300, mataas na yun. So, talagang pupunta ka na talaga sa nephrologist. At kung mapipigilan yung kumbaga sa bundok, yung less than 200, nandito pa eh. Pwede pa makontrol eh. Siguro mga 20 years kaya mo.
Pero yung mga 200 to 300, papunta na yun dun eh. Papunta na dun sa pataas na lang. Ang magagawa na lang natin sa 200 to 300, huwag nang tumaas. Huwag nang tumaas. Okay? Pero pag magkasakit, biglang trangkaso, dun biglang tumataas eh. From 200, magiging 250, wala nang babaan yun eh. Pag tumaas yung creatinine, hindi na talaga mo. Kung bababa man, konting-konti. So, 200 to 300, mataas na. And more than 300, talagang yung doktor na mag-re-ready na tayo nun. 300 plus, malamang papunta na sa dialysis. Kung ano man po ang binili ng inyong doktor sa 200 to 300 creatinine nyo, ilista nyo na ho at sundin nyo maigi para hindi nyo nakakalimutan. Kailangan nakalista na ang mga gagawin, kakainin, at hindi na paulit-ulit itatanong kung kani-kanino. Kung ano yung binili ng doktor, sundin na natin. Nakalista, tandaan. Lapis, papel, pagpunta sa doktor. Yes, Doc Willie. Yes, yung may pera pumunta. Pero pag gano'n, wala talagang choice eh. Creatinine 200, actually creatinine na mataas, walang choice. Gastos tayo, utang tayo, magmakaawa tayo, tala magpapacheck sa kidney specialist. Gusto ko kidney specialist pag gano'ng kataas eh. Kasi sobra na yung timpla ng gamot eh. Oras na tumaas, binabago yung gamot, yung creatinine. Oras na bumaba, iniiba yung mga gamot. May gamot na pag lampas na 250 ang creatinine, bawal na yung gamot eh. Pero may gamot na pwede pa pag mababa. Okay, inuulit ko lang ah. Diabetes, high blood, sa bato, inom ng tubig. Yung bawas protina pag yung creatinine medyo mataas. Pero kung nagda-dialysis na kayo. Let's say nagda-dialysis na. Dok Lisa, may araw eh. Tatabi tayo mamaya. Let's say nagda-dialysis na kayo, ay ibang usapan na 'yon. Lipat tayo, Dok Lisa. Lipat lang kami dito, lakas ng araw. Yan, new place. Okay, yan. Wag lang masisira internet. Ang baba naman ito, ang taas. Yan. So, pag nagda-dialysis na, ibang usapan na. Kung nagda-dialysis na, pwede ka na kumain ng protina. Kasi mas madami na. Paano nagda-dialysis na eh? Siya na yung pinaka-kidneys mo eh. Yun na yung maglilinis ng inyong kidney ng mga dumi-dumi at basura ng katawan. Oh. Okay, so ibang usapan yun. Ang gusto ko lang ngayon, ang tinatarget ko, yung mga mabulaang ihi, yung creatinine ng mga between 100 to 200, gusto ko mapigilan kasi nakikita ko binabaliwala nyo. Nakikita ko, kumbaga sa ano eh, yung kotse nyo nandito nagda-drive. Nakikita ko sa dulo nung daan, merong ano eh, may bangil dun eh. Papunta na kayo sa bangil, kaya nakikita ko, doon maraming malulugi. Sabi ko, eh, baliwala, drive pa rin sila, easy lang. Oh, eh, sayang naman. Kaya gusto ko, nandito pa lang tayo sa nagda-drive, U-turn na. Diba? Atras na tayo, eh, may bangil dun eh. Hindi nga po pwede doon eh. So, yung mga kinakain nyo, iwas na. Diba? Sa fast food, wala akong ma-recommend ng fast food eh. Ang alat lahat eh. Kung pwede, wag nyo nang palagyan ng salt kapag bumili kayo ng mga french fries, yung mga ganong wala pagkain. Eh. Mantika eh. Oo. So, mas maganda nga yung lutong bahay. Pero minsan, kailangan nyo kumain sa labas kasi naabutan na kayo ng panangalian, hapunan doon. Pabawasan nyo na lang yung paglalagay o wag nang lagyan ng asin. Kung pero mas maganda talaga, wag na lang kumain sa fast food. Wala akong nakitang, ano bang okay na fast food? Subway lang. Subway, pwede. Wendy's. Siguro mahirap yung sala. Kasi hanapin yung iba. Wala eh. Oo. So kung pwede baon, mas makakatulong ang pagbabaon. Kasi Sky Flakes na lang. Sky Flakes. Oh, Magic Flakes. Wala eh. Soft drinks. Oh, wala nang soft drinks. May nagsabi soft drinks. Itakwil na talaga yung soft drinks. So ganito gagawin natin ah. Kasi gusto ko Lisa pang walang pera eh. Yung videos natin pang walang pera, kung kaya magtipid. Ito yung pang walang pera pa. Pag wala pang pera, duda kayo, magpa-urinalysis na kayo. Okay? Sulat nyo, urinalysis requested by, lagay mo na lang, Doc Willie Ong. Ako na nag-request sa inyo. Wala, masama eh. Urinalysis, yan ha, mga 50 pesos. Check ko, may protina, may dugo, nandun yon. Inom na maraming tubig ha.
10 to 12 glasses. Next, ultrasound ng tiyan. Papa-ultrasound ng buong tiyan. Siguro mga magkano ultrasound ngayon? Nagkakahalaga po ng louder. Mga 2,000 hanggang 3,000 piso ang ultrasound ng buong tiyan. Baka 2,000 lang. Apo, range po yung sinabi ko. Sa laboratory sa labas, mga 2,000. Pag sa loob ng ospital, mahal. Isang 3,000 or more. Pwede na doon sa labas. Tapos, nanggaling ko itong papel. So, 2,000. Tapos, magpapa-ultrasound tayo. Bakit tayo magpapa-ultrasound? Gusto natin makita yung kidneys. Ano makikita? Baka may bato na doon. Paano kung makita yung kidneys nyo, kung umihi ka na may buhangin? Diba? Po, pinag-uusapan natin dito, bato sa bato, stone, iba po yung gallbladder stone. Okay, so ultrasound. Makikita sa buong tiyan, makikita rin gallbladder, makikita ang kidney, kung nasisira, pakita mo, Doc Lisa. Ayan. Ang maganda dito sa kidney, ang binabantayan natin, makikita ng ultrasound kung may bato eh. Masabi niya may bilog. Ayan. Makikita rin dito sa kidney kung lumalaki itong pelvis. Ito mga resulto. Pag sinabing pong pelviocalectasia, not good. Yun ang ayaw na ayaw ko. Ibig sabihin doon, pelviocalectasia, ibig sabihin, itong pelvis ng kidneys, lumaki. Bakit siya lumaki? Ay, barado. Ibig sabihin, lumaki na to, nagbarag. Pag lumaki to, ibig sabihin, may mga bato-bato na to. May bato. Tapos pag maraming bato, masisira na. Bakit nagkakabato? Asin, patis, toyo, calcium, salt, uric acid, pwede rin magkabato-bato. Hindi umiinom ng tubig, magkakabato rin. Kasi hindi nga nahuhugasan. So yan makikita sa ultrasound. Okay? Ito yung mga, pakita na natin. Ang ganda nito yan, Doc Lisa. Okay yan, hawakan mo. Ito yung mga milyong-milyong mga maliliit na filter sa loob ng kidney. Itong kidneys na to may milyong-milyong ganito. So, lahat ng milyong to dapat gumagana. Okay? Pagka nagkabula na yung ihi mo, yung sa milyon, baka 10-20% masira na. Pag tumaas ang creatinine, baka 40% ito sira na. O, paano mga ka-recover? Minsan, di nagre-recover eh. Diba? Kaya nga puro kidney transplant ang habol natin eh. Diba? Recover, mahirap kasi. Pag na-damage na, pag na-peklat na, minsan, paano pa maano. Pwede, pero mahirapan tayo. Usually, may kasalanan yung naging pagkakamali yung pasyente. Maalat na kain, hindi nagpa-check up, hinayaan yung diabetes, na ilang taon, nagtago sa doktor. Oh, sabihin, may ganung pasyente, parang goodbye na muna, Doc. Forget muna kita, tsaka na tayo magkita. Or yung iba, better daw hindi magpa-check up. Para hindi alam, para biglaan na lang. Mas mahirap po yun, kasi mas magasto sa bandang huli. Pwede bang tiisin ng mga asawa mo, nung anak mo na hindi ibenta yung ari-arian, ba nakitang nakaratay ka? Walang choice eh, talagang igagastos. Magbebenta sila. Naipon. Tsaka natin pag-usapan yung mga kamag-anak na nagbebenta ng gamit para i-save yung buhay, pero meron ibang kamag-anak hindi binebenta eh. Diba? Iniisip nila yung sarili. Kanya-kanya yon, kanya-kanyang opinion. Wala ko sinasabing tama o mali. So ito yung test, ultrasound, urinalysis, ultrasound, whole abdomen gusto ko. Whole. Kita buong tiyan, ha? Pati sa mga myoma, lahat kita doon. Fatty liver. Tapos creatinine. Papacheck nyo sa dugo. Creatinine, yan yung level, dapat normal. At CBC. CBC is complete blood count. Pag bumaba na yung hemoglobin, bumaba na yung dugo, ibig sabihin, malala ang sakit sa kidneys. Okay? Malala yun pag mababa na hemoglobin. Yung nakita kong case. Tapos ipapacheck din ang potassium. So, CBC, creatinine, potassium. Potassium kasi, pag mataas na creatinine, nag-iipon na rin yung potassium. Pati yung saging, mapagbabawal na. Pero, sa umpisa, pwede pa yung saging. Kaya minomonitor eh, kung gano'ng kataas na yung potassium eh. At yung fasting blood sugar. Okay, so depende sa creatinine,
Pag normal, itong pagkain maganda, saging, prutas. Pag medyo gitna ng creatinine, bawal na kumain ng karne, konti na lang. Pag mataas na mataas ang creatinine, ang dami nang bawal. So iba-ibang stage, iba-ibang tao. Kinuwento ko yung buong stage kasi maraming nga nagpapabaya na hindi nagpapa-check. Kawawa naman. Yes. Kung may pera, isama na rin po yung uric acid. Yes. Nagkakos din ng pagkasira ng So kidney. Ulitin ko ha, CBC, creatinine, potassium, uric acid, and fasting blood sugar. Okay? Fasting blood sugar para malaman yung kung may diabetes o wala. Pero may isang magandang test kung may pera sa diabetes. Diba? Itong fasting blood sugar, katulad ng gawa ng nanay ko, madaya. Nanay ko kasi pag magpapa-blood sugar, hindi kakain ng isang araw. Galing. Pero isang araw, hindi kakain. Tapos magpapa-blood test, di normal. Para hindi mabuko sa mga dating kinain. Oo. Eh, bawal yun. Huwag dayain yung blood test. Para hindi makadaya yung pasyente, huwag fasting blood sugar. Hemoglobin A1C. Kasi 3 months blood sugar. Kaya hindi siya kumain na sa... Average ng 3 buwan, so walang dayaan. Kahit hindi siya kumain... Tinatanong anong ultrasound? Ultrasound of the whole abdomen. Buong tiyan. Okay. Pwede nyo na ito paggawa. Urinalysis, ultrasound whole abdomen, CBC, creatinine, potassium, fasting blood sugar. Pag may resulta na, punta na kayo sa doktor. Mas ideally sana nephrologist, kidney specialist. Diba? Para pagpunta nyo, hindi yung pagpunta, check up, tapos lab test, tapos balik kayo ng balik. Ito isang balik na lang. Okay? So, yan ang mga diet natin sa pre-dialysis. Sinasabi ko nga, protina, alat, at yung sa exercise, yung tamang-tama lang. Huwag pagod na pagod. Okay? Maraming nagtatanong, mga prutas, avocado daw, saging. Pag normal kidney po, normal pwede. Lahat yung test, pwede po. Pwede. Doon sa mga may sakit sa kidney, isasabi na po ng doktor sa inyo ano yung mga pinagbabawal o yes. Moderate lang. Pag may sakit sa kidney, doktor na magsasabi. Depende sa potassium. Kung potassium mo normal pa, tapos yung creatinine mo konti lang taas, di okay ang prutas, pwede pa. Pero kung yung creatinine mo 300, 400, potassium mo 5 na, ay bawal na lahat. Tapos doon po sa laboratory ninyo, tignan nyo maigi yung papel. Meron po isang column, result. Uh-oh. Tapos nandun sa kanan, normal level. Mm-hmm. So doon nyo po titignan kung nandun kayo within the normal level kasi iba-ibang units ang makikita nyo. Depende doon sa ginamit ng inyong laboratory. So, mas yung papel ninyo ang tingnan ninyo. Kasi nga po, iba-iba minsan ang mga units. So, tingnan yung resulta. May normal value. Lemon juice daw. Wala nga magic eh. Pag mataas ng creatinine, wag na kayo, hindi to fill in the blanks eh. Hindi to parang lemon juice. Magic, papaya, juice, wala nga eh. Manas, dapat lang. Yes. Pag puminamanas, lalong ipagawa ito. Ulitin ko na lang. Para makontrol yung sakit sa kidneys, ang sagot ko ay 1 to 10. Control diabetes, control blood sugar, okay yung sa bato, yung sa uric acid, bawas protina, bawas alat, bawas payat, iwas muna sa gamot sa kirot, magpaalam sa supplement, tigil sigarilyo, tigil alak, damihan ng tubig, 10 to 12 glasses, magdasal maigi, at sumunod sa mga tips, magpa-check up sa doktor every 3 months. Yan ang 10 sagot ko para makontrol ang dialysis. Huwag niyo ako bigyan ng isang lemon juice magic. Wala nga ganun eh. Di ba, meron bang magic biglang itong negosyo, instant yaman, scam yun pag ganun eh. Ganun talaga, alaga sa sarili, lahat-lahat yung sama-sama, bawas stress, bawas puyat, huwag makipag-away kay mister, kay misis, di ba? Lahat yan sama-sama, lahat yan sama-sama. Uric acid mataas, di ko-control natin, karne din babawasan, at alak bawal. Okay? Any final questions? Sana naisabi ko So lahat po, gusto ko nagpapa-check up kayo. Yes, papa-check up po. Dun kung saan lugar kayo, dun po kayo magtanong sa information ng ospital o malaking clinic sa lugar ninyo. Meron din pong mga gobyernong ospital. Ipagtanong nyo yes, lang sino po ang kidney specialist.
o nephrologist. Uh-oh. Hindi po kailangang dumayo pa kayo sa malayo. Sa lugar na mismo ninyo para makakabalik-balik kayo. Sa follow-up. Sa lab test lang ito lang para hindi masayang pera nila. Sa lab test kasi, may laboratory na maganda, ganda result. Kaya lang minsan mahal eh. Meron naman laboratory, hindi naman sinasabi, merong mga lab error eh. May mga lab error, depende sa reagent. So, mas maganda yung laboratory nyo, huwag sobrang mahal, huwag din sa sobrang mura. Medyo maraming nagpapa-check up doon. Maraming pumupunta para magpa-blood test. Oo, tapos yung resulta, titignan nyo. Kung mataas, misa inuulit ko para sure eh. Diba? In short, parang medyo kilala na doon sa lugar ninyo na maayos ang resulta nila. Meron din kasi ako nakikita ang mga laboratory mura error. Mura nga, kaya lang kailangan ipaulit sa mas malaking laboratorio. Eh, kailangan may libreng lab test sa PhilHealth. Wala pa tayo nun. One day, aabuti natin yan. So, yan po. Sana nakatulong sa inyo. Last tip na lang, ulit-ulitin ko. Yung urinalysis na may protina at normal creatinine, magpapacheck na agad. Hindi pwede, baliwala. Wala akong naramdaman, hindi pwede. Ihi na may protina, matakot na tayo, go na yun. Creatinine na konting taas lang, 100 to 200, go na. Every 3 months na, gastusan na natin. Doon na natin mapipigilan. Yan ang marami tayong maliligtas na buhay. Marami tayong maliligtas na buhay sa ganyang kababa. Creatinine 200 to 300 and above, yun talaga no choice na. Diba? Pero laban pa rin yun, malay mo ma-control. Pero pag umabot na sa dialysis level, last na lang, sa umabot na dialysis level, medyo 1 million gagastusin eh. Pero kidney transplant. Kidney transplant ang mas maganda kaysa dialysis. So hanap tayo kidney donor, ipon ng pera, kailangan ng PhilHealth, doon talaga papunta. Palit ng kidneys, yun ang pinaka-way. Pag na doon na tayo sa dulo, million eh. Pero kahit million, sige lang, laban lang. Pero kaya ang hinahabol ko muna itong mga mas madali. Okay? Sana nakatulong po, hindi sa tinatakot ko kayo kasi nakikita ko ang daming mga nagbinabaliwalaan nila eh. So, ibig sabihin, kulang ang tips ko. Kulang ang pagalit ni Doc. Kaya maraming binabaliwala. Okay? Thank you. Maraming salamat po. Babasahin ko yung mga comments. Kung meron dong mga kailangan ko pang talakayin, ulit-ulitin natin. God bless po. Salamat.